Good morning, good afternoon, good evening. My name is Dustin from Laptop Factory. So today, ang i-vlog natin ay ang Acer Aspire 7. Bakit itong laptop na ito? Well guys, this is a Ryzen 5 that is running an NVIDIA GTX 1650, which is 4GB dedicated. At ang price niya ay hindi katulad ng mga gaming laptops. So technically, ito ang pinaka budget-friendly gaming laptop. Guys, actually, kahit hindi namin i-vlog to, mabenta na tong laptop na ito. Hindi lang dito sa Laptop Factory. Actually, last year, naging talk of the town tong laptop na to. Dati na-intriga pa ako. Rosa. Ano meron sa Rosa? By the way, that's the model of the unit. R0S4. So, yun iba tawag nila Rosa. Na-curious ako, so ano ba tong Rosa-Rosa na yon? So, hindi siya Predator at hindi siya Nitro. It's just an Aspire 7. Pero, hinahanap-hanap siya, it's because of its price. Mamaya, pag-uusapan natin yung presyo nito. So, by the way guys, bago natin i-unbox to, maraming salamat sa pag-continue to subscribe. We are more than 100,000 subscribers na. So, after yung video na ito, mamimili tayo ng mga pre-qualified contestants. At itong mga contestants na to, once na nakapili tayo, yun yung maglalaro sa mga games natin. And then, kung sa sino yung pinakamanalo dito sa game natin, siya ang mananalo. Nung laptop. Don't worry. Kasi, yung mga talo naman, technically, hindi pa rin sila talo dahil meron tayong mga consolation prizes, katulad ng mga cash, and Apple Watch, and some mobile phones or tablets. But, yeah, i-discuss natin yun in the further, ano, kasi nag-gather pa rin kami ng mga funds. Kasi, katulad ng sinabi namin, lahat ng kinikita namin dito is binibigay din namin sa inyo. So, technically, parang nag-iipon din kami para doon sa game na yun. And we're also waiting for the silver button na dumating. So, guys, proceed na tayo dito sa pag-unbox ng laptop na to. Hindi katulad ng mga Nitro o Predator, yung box itself, katulad sa Nitro, diba may mga design dito, ganun din sa Predator. Dito is just a standard box ng Aspire. Well, technically, hindi naman kasi yung box ang gagamitin mo sa paglalaro or paggagamit ng laptop eh. It's the laptop itself. Okay, so, i-unbox natin to. So, once na in-open mo, ito ang unang bubungot sa'yo, yung mga printed materials niya, and yung check na muna natin yung charger, okay? Alright, so yung charger ay we got here 19.5 volts, that's 6.92 ampere with 135 watts. And the laptop itself, teka lang, di ba may bag to? Okay. So ito yung bag niya, okay. Nothing more, so that's the bag and the laptop. So pag-usapan naman natin ang physical appearance itong Acer Aspire 7. So the color is black from the cover and to the body. Okay. Even sa ilalim, color black. Okay. So, ayun, nakikita ko na yung mga fans nito dito. Pero mamaya, babaklasin din natin to. So, it's a 15.6-inch laptop. So, there's actually a Aspire logo here sa likod ng cover. May sticker ng Ryzen 5 dito and NVIDIA GeForce GTX. There's also a sticker of an Aspire 7 here. Okay, narrow bezel, FHD IPS display, backlit, Wi-Fi 6, and HDMI port. Speaking about ports, on this side, we got the Kensington dock and then a LAN port, HDMI, USB Type-C, and then dalawang USB 3.2 Gen 1. On the other side, we got here audio combo jack, a USB 2.0. Gumagawa pa pala sila ng mga 2.0 na ports. Nakakapagtaka lang sa mga ano, no, sa mga ibang laptop industry. Meron na kasing 3.0 or 3.2. So, bakit kaya gumagawa pa sila ng mga slow speed na USB kung pwede naman lahat ay USB 3.2? So, we got here saksakan ng charger and some exhaust fan. Now, let's talk about the dimension. We got here the width is 14.3-inch, the depth is 10-inch, and the height is 0.9-inch, and the weight is somewhat of 2.15kg. So, mabigat siya. Well, because it's 15-inch laptop and it requires two fan because this is a GTX 1650. Kahit paano, may pagka-semi gaming laptop siya. And then, the viewing angle is somewhat of a 180 degrees. Ayan. So, dumada pa. So, nothing to add. Kung wala na, let's talk about the specs of this laptop. So, the processor is AMD Ryzen 5. That's a 5th gen 5500U with a base of 2.1 and a turbo of 4.0 GHz. It runs with 6 cores and 12 threads.
The memory of the laptop is 8GB DDR4, that's 3200MHz. So, iche-check natin kung upgradable pa ba yung memory. And then, the storage is 512 SSD. The video card of this unit is NVIDIA GeForce GTX 1650. Ngayon, kaya naging mabenta tong laptop na ito is because of its video card, the 1650. Kasi at its price range na 38,000. By the way, sa amin binibenta namin itong 38,000, pero ang SRP talaga nito mga nasa 40 to 42. So alam mo niyo naman dito sa Laptop Factory, kung kaya namin benta ng mura, ibebenta namin ng mura. So going back, on its price range na 38,000, meron kami mga binibenta na laptop na i5 na naka NVIDIA MX 930 or 950 or 970. That is only 2GB dedicated. This is actually a 4GB dedicated. Yung onting numero na yun, malaking difference na yun. Alam niyo naman ang difference between 3050 and 3060. Ganun din from 3060 to 3070. Ang 3060 is 6GB while 3070 is 8GB. Ito, 1650 na 4GB. Ang one grade higher niya is the 3050 variant. Technically, ang 3050 pati 1650 hindi naman ganun kalakihan yung difference eh. Pero, isipin nyo, sa 38,000, naka 1650 ka na, naka 4GB dedicated na yung laptop mo. Now, let's talk about the display. The display of this unit is 15.6-inch. That's a full HD 1920x1080. It's an IPS level. Anong hertz nito? Teka lang. Alam ko paano hanapin. 60Hz. The operating system of this laptop is Windows 11. So, hindi mo na kailangan mag-upgrade from 10 to 11. It's already pre-built. Kasi dati yung mga dating ROSA variant is Windows 10 lang eh. So, it's a 15.6-inch alphanumeric backlit keyboard. It's color white. Ang tracking pad niya, nakakatuwa. Hindi ganun kalakihan, pero hindi naman ganun kung sobrang liit. Nasa normal size yung tracking pad niya. And it comes with a fingerprint sensor. Now, let's test the camera. Alright, so camera test. So, just like same laptops, it's running a 0.9MP. And then, the camera quality is actually okay din naman. So, I'll rate it as above average. And the audio quality that you're hearing right now is coming from the Aspire 7. Now, we're gonna test it on game. Since this laptop is running on 1650, itatry natin ng GTA 5 and some other games. Beeping after aliens, we on top of the world, we the sapiens. Do you understand massive complication there? Do you really think you know what I'm made of? My flow is so magical, I'm old, call me Gandalf. You can shine, but I'm about to go off. Well, I may wanna believe what I'm saying, but I cannot do this at all. Alright, so thank you sa technician na nag-open ng chassis. Okay, so una-una na notice ko dito sa laptop na ito, yung fans niya magkatabi dito sa part na ito. Yung dating Acer Nitro, ganito yung pagka-build sa kanya. Yung dalawang fan nandito sa isang side. Di sure kung ano yung advantage kung bakit yung dalawang fan magkatabi. Pero halos lahat ng gaming laptops, yung fan nila magkabilaan para mas maganda yung cooling. So, hindi ko lang bakit di siya rosa, please enlighten me, kung bakit nandito pa sa side na yun, kung pwede naman ilagay dito. So anyways, wala tayong magagawa, nandito yung fans niya. GPUs here, chipset, and then, may memory na nakakabit dito, it's 8GB, so pwede ka pa magdagdag ng memory. Ang pinaka-ideal is to add additional 8GB to make it 16. This is the 512 SSD and this is the Wi-Fi card or the Wi-Fi 6. Wala nang pwedeng i-add na storage. Wala siyang 2.5 katulad ng mga gaming laptops. The speakers are here. The battery, the CMOS battery. Nothing to add. Okay, so just to sum it up, pwede ka magdagdag ng isa pang memory dito.
For the SSD, kung gusto mong palitan ng 1TB SSD, I think that would be such a hassle kasi ang OS doon is nandito sa 512. So I would suggest na you will just use an external HDD. Now let's talk about the pros and the cons of this unit. So let's talk about the pros. Number one, ibungad ko na yung presyo nito. Kasi yung sa worth 38,000 na yun is just a standard i5 with an MX940 or 950 which is only 2GB dedicated. But this ROSA is a 4GB dedicated. It's a GTX 1650. Ang price range ng mga naka 4GB dedicated na gaming laptop is nasa 50,000 and above. Ito 38,000. So you actually already save more than 12,000 for this laptop. Now let's talk about the cons of this unit. Unang napansin ko dito is yung fan niya. Yung fan niya nandito sa isang side lang. Sana sineperate nila para magkaroon ng better cooling. And the other cons na napansin ko dito, kasi yung mga ibang laptop is upgradable pa yung storage niya. Ito kasi hindi na upgradable. 512 SSD na siya as is. So kung magdadagdag ka, is either external HDD, external SSD. And the other cons, wala siya yung parang control center katulad sa mga Nitro Sense or Predator Sense. Or probably because it's just an Aspire. Pero kasi yung Vero meron eh, diba? Okay. Isang cons ng laptop na ito, the laptop is only running at 60Hz. So if you're gonna play FPS dito on a 60Hz, magkakaroon ka ng mga screen tearing. So I would suggest if you're gonna play an FPS, pwede naman ng external monitor na 120Hz. Because this is running a 1650 naman, it will support the monitor with the 120Hz or above. So sino ba ang target market ng unit na ito? Well, first of all, napaka-ideal nito sa mga taong on the budget. Yung may talagang medyo tight na budget that they're looking for a 4GB dedicated. Yung 4GB dedicated laptop na yun, pasok na dun lahat sa mga video editing, mga photo editing, even the mga games, di ba? Yung mga Dota 2 or yung mga Apex or mga Valorant, yung mga ganyan. Pasok na dito sa laptop na ito. Hindi mo na kailangan gumastos sa 50,000. Kahit sinabi kong maraming cons to laptop na ito, ano pa rin siya eh? Covered pa rin talaga siya nung pinaka-pros na sinabi namin about the price of this unit for a 4GB dedicated. Yung AutoCAD rin, pwede siya. Ayun. Diba, normally kasi pinag-usapan natin about AutoCAD, talagang kailangan mo ng mamahaling laptop. Pero ito, pwede rin sa AutoCAD dito. About the price, sinabi ko na yung price. Sa amin, 38,000, pero sa mga iba, baka mabili nyo ng mga 40 to 42,000 sa mall. In case that you are interested on buying this unit, available na ito nationwide sa mga branches namin. And then, in case that you like it on home credit or installment, meron kami niyan. Due to this pandemic, in case na hindi ka makapunta, we do cash on delivery nationwide. By the way, after this video guys, magbibigay tayo ng 10 Acer backpack. At yung 10 na yun, sila din yung pre-qualified na mga contestants natin. So, nanalo ka na ng backpack, may chance ka pa manalo ng gaming laptop sa pagdating ng ano natin, ng tamang panahon na mamimigay tayo ng laptop. Actually, mamimigay, kahit naman hindi ka magkaroon ng gaming laptop eh. Ba't ko sinasabing gaming laptop nga pala? Oh, chill! Mamimigay kami ng laptop. In case na hindi ka naman manalo sa laptop, may other giveaways naman. Pero maganda man dito, the video itself, may backpack ka na. Okay? So, yun. Sinabi ko na ata lahat ng tungkol dito sa unit na ito. So, in case that you have any comments, please comment down below. Baka makatulong niya sa ibang customer natin. Then again, this is Dustin. Thank you for watching. See you next time. Have a good day. Bye-bye. Mamaya mo ba ito yung baga? Wala mo na yung cure. Gusto ko sa mukha ko ha. Okay. Bag to? Kailangan magagal sa ako. So ito yung bag niya. By the way, after this video guys, magbibigay tayo ng 10 Acer bag. After this video, magbibigay, kahit naman hindi ka magkaroon ng gaming laptop eh. Ano ko sinasabing gaming laptop? Cheers! Yeah, it's okay to be on top like forever, man. This is hard.